Bakit dyan mo dinuduray ang mga buto sa sahig? Naku! Naku, bata ka! Naku, hindi maganda yung ginagawa mo. Pulutin mo yung mga buto ang kinalat mo, ha? Sige, ha? Pulutin! Ay! 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 Malakang ko! Ipoy naman kasi! Ito nang malaklaksa! Uy! Alika nga dito, Jewel! Tulungan mo kaming itayo si Ate Ayang! Alika dito! Sandali lang, Kuya! Kawawa naman kasi matanda dun sa labas eh. Natapa siya kasi ang dami niyang dala. Hindi ka naman yata nagsusumikap na tumayo eh! Ang bigat mo, Ate Ayang! Kaya mo naman pala, Ate Ayang eh! Masakit pa ba? Eh, masakit nga eh! Ay, hindi na sumasakit, Yayang, ano? Sumasayaw ka na eh! Hindi ko nga po alam ba't di ko makontrol yung pagsayaw ko. Lola, gusto niyo po bang ihatid ko na lang po kayo pauwi? Baka po kasi mabigatan po kayo eh. Naku, wag na. Maraming salamat sa'yo, ha? Alam mo, anak, abay, napakaganda mo na. Napakabait mo pa. Salamat po. Sige, ha? Ako'y mauna na sa'yo. Sige po. Lola, galit pa po ba kayo sa'kin? Hindi na. Kanina ka pa nagsosorry eh. Halika na. Pack up na. Ay! Ang apo ko! Naku, proud ako sa apo ko. Alam mo ba, nakita kita kanina kung paano mo tinulungan yung matandang babae sa labas. Nakita niyo po, Lola? Oo. Kawawa po kasi siya. Wala po kasi siyang kasama. Diba po, Lola? Kailan po tulungan ang mga matatanda? Tama. Eh, ako ba, mga apo? Kung ugod-ugod na si Lola, aalagaan niyo ba ako? Ako po, Lola! Ako po ang mag-aalaga sa inyo. Pag matanda ka na po, at saka po si Mami, at saka po si Daddy. Tayong dalawa po. Salamat, mga apo. Naku, halina kayo. Alam niyo ba, maganda tong ikukwento ko sa inyo ngayon tungkol sa alamat ng pakwan. Aray ko, Lola. Para po ba sa akin yung kwento na yan? Para sa inyong dalawa, sinasabi kung saan nagsimula ang pakwan. Handa na ba kayo? Opo. Ito. Ilang taon na ang nakararaan, sa isang maliit na baryong malapit sa kagubatan, naging usap-usapan na ang tungkol sa isang matandang babaeng di umano'y nasasapian daw ng masamang engkanto. Nagpasalin-salin na ang ilang kwento tungkol sa kanya. May mga nangawawalang mga ngahoy na di umano'y ikinukulong daw ng matandang engkanto. Kinatatakutan ang kagubatang yon at may isang lugar doon na iniiwasan ng marami na kung tawagin nila ay Akaw-an. Dahil doon daw namamahay ang matandang sinasapian ng masamang engkanto. Totoo po bang masama yung sinasabi po nilang babae dun sa kwento? Lahat yun ang iniisip. Bad po ba nga, Lola? Yan ang aalamin nyo. Ano pa hinihintay nyo? Enjoy kayo, ha? Apa! Thank you, po. Ingat, Jewel. Bye-bye, mga apo. Bye-bye! Magtago na kayo! Andiyan na ako! Makikita kong pinagtataguan nyo! Magtago kayo! Bilisan nyo, makikita ko kayo. Ano? Wala nang umihimik, ha? Nasaan yung mga yun? Sa Pilipinas na naman tayo dinala ng baon. Ang init-init dito, wala ba yung malamig? It's so hot in here!
Alam mo, Rextor, sigurado ako malalamig ang kasasusunod nating alamat. Ha? Anong alamat yan? Alamat ng ice candy. Wow! Malamang dadalhin tayo dyan sa Switzerland o kaya sa Canada. Maraming yelo dun, di ba? Hindi. Saan? Sa loob ng freezer. Ay, ako. Rextor, kuya, hindi pa rin kayo magaling. Mabuti pa, hanapin na natin yung palabas dito sa gubat. Baka makakita pa tayo ng ermitanya. Hindi ba tayo pwede maghanap yung mga hip-hop naman? Yung mga nagko-concert? Yung mga style black eyed peas? Yung may nag-street dancing, yung mga ganyan, ay, oh, para madali lang, oh. Rextor, stop! Rextor! Ay, naku. Tara na nga, Jovel. Kasi ko, yey. Lalaya sa inyo ako. Dahil sinesermo lang ko lang kayo. Yan ang hirap sa inyo. Ang init-init. Ano ba yan? Lakad tayo ng lakad. Jovel, pagod-pagod na ako. Magpahinga naman tayo. Napapagod ka kagad. Paano napapaluta ka ng taba? Para kasi lola mo. Alam nyo, napansin ko, ang daming mangga dito. Pero, iisa lang ang bunga. Parang, dito na tayo nang galing kanina. Ano ka? Higit isang oras at kaya tayo naglalakad. Posible naman dito rin tayo bumalik. Yun yung nakita kong mangga kanina eh. Ano? Ibig sabihin, iisa lang yan. It's a sign na sa akin ang manggang yan. Mangga, you're mine! Titirahin kita! Kukuha lang ako ng panungkit. Rexor talaga. Oh, what? Tumayalin! Amay! Babuit ang mga! Rex, natabakso ka na! Rex! Epo, Joel! Tabakso ka! I can't move my feet! I'm stuck! Ano kung baboy ka? Kaya mo lumipad? Hindi! Joke ka lang! Akin na yan! Sa akin ka na! Oh, no. Naglalamat ako. Lord, bigyan niyo po ako ng lakas. Si Apo Ak-an, huwag ka matakot sa akin, Ining. Ito, oh, kunin mo. Sige na. Anilay! Anilay, nasan ka? Anilay, nandito na kami! Anilay ba ang pangalan mo? Anilay! Sandali, Ining. Kunin mo na ito, oh. Sige na. Salamat po. Anilay, saan ka ba napunta? Kanya ka ba namin hinahanap? Naligaw kasi ako eh. Mabuti na lang, hindi ka nakita ng matandang ermitanya. Kinukuha daw nun ang lahat na naliligaw sa kubo niya. Hello? Andiyan na siya! Takbo! Ah!
salamat. Nakarating din tayo dito. Ligtas na tayo. Maraming salamat sa'yo, Jewel, ha? Okay lang yun. Bakit kay Jewel lang? Tumulong din naman ako sa pagsisave sa'yo, di ba? Alam mo ba, kasama din ako ni Jewel na bumato doon sa baboy damo, kaya tumakbo palayo. Pero alam mo, Rextor, kahit kailan talaga yung flying gadget mo, nakupalpak. Nga. Minsan, nakakalipad ka. Minsan, hindi. Ay, bihira naman kayo. Siyempre, paminsan-minsan nag-hang din ako. Siyempre, para akong cellphone eh. Kailangan magdagdag ako ng mga special gadgets at special features. Dapat digital na ako ngayon eh. Tingnan niyo itong mga button ko. Analog pa rin. Una nga eh. Kuya, may bata. Bata! Huwag kang pumasok! Kuya, sundan natin. Maliligaw siya. Oo nga! Halika, sandali lang, sandali. Kalalabas lang natin eh. Papasok ulit tayo dyan. Ay, paano kung maligaw tayo? Ay, bahala pa rin. Bata! Bata! Sandali lang! Sigurado ka bang hindi siya nananakit? Oo, mabait siya. Anong itsura niya? Nakakatakot? Ibang itsura niya, parang... Talaga bang binihisan niyo lang siya ng ganyan? Eh... Oo. Nilubog namin siya sa pinturang kulay silver. Ano? Asip naman, uso yung pinturang silver sa panahon ngayon. Haller, remember this, kids? A long, long time ago, a far, far away. Far, far away, lagi binabiyahin natin. Pwede ba magpahinga na tayo? Lain ang narinig natin. Rextor, kumaumahan. Ano bang sinasabi niya? Ah, wala. May sakit lang siya, kaya kung ano yung mga sinasabi niya. Ayun siya. Ay! Tara, punta natin. Oh, man! Is she a witch? Oh, yes, she's a witch! Anilay? Hindi ba yan ang pangalan mo? Anilay? Bakit ganyan ang itsura ng mga kasama mo, Anilay? Iba lang po ang mga damit nila. Mga bagong kaibigan ko po sila. Magandang umaga po. Hi. Magandang umaga naman. Ito po, dinalan ko po kayo ng makakain. Ay, salamat, Anilay. Ha? Salamat. Halika kayo sa loob. Halika kayo. Salamat po. Dati akong nakatira sa kabayanan. Kasama ang aking asawa at isang anak. Pero nang mamatay sila dahil sa isang sunog, labis ang aking kalungkutan. Kaya lumayo ako sa karamihan. Dito ako napadpad. Matagal ng panahon ang pangyayaring yun. Lungkot naman po talaga ng buhay niyo. Hayaan niyo po, Impo. Lagi ko na po kayong dadalawin para hindi na po kayong malulungkot. Salamat, Anilay. Matagal na rin panahon kasing wala akong nakakausap. Natatakot sila lahat sa akin. Natatakot sa itsura ko. Lola, palungkot naman ang buhay niyo. Nawalan tuloy ako ng galong kumain. Ay, naku, Rextor. Meron ba kayong kanin? Saan mo dadalhin yan, Anilay? Nay. Pagsubong sa akin sinakalis, lagi ka na pupunta ng gubat. Anong ginagawa mo doon? May dinadalaw lang po akong isang kaibigan. Anilay, mapanganib sa kagubatan. Marami ng mga ngasod doon ang naliligaw na hindi nakakabalik muli. Gusto mo mangyari sa'yo yun? Magmula ngayon, hindi ka makakalabas ang bahay na hindi ko alam. Maliwanag? Anilay? Ikaw na ba yan?
tumakasama mong dayuhan? Sino ang gumawa sa'yo nito? Hindi na naawa. Ng kagubatan. Dahil sa kabutihang ipinakita mo sa akin, nais kitang gantimpalaan. Sambitin mo lang ko anong iyong nais at aking ibibigay. Gusto mo ba ng kayamanan? Hindi. Hindi ko kailangan yan. Matanda na ako. Gusto mo bang bumalik sa iyong kabataan? Heto, tingnan mo. Balik mo ako sa dati. Gusto ko makasama ang aking asawa at anak. Kinalulungkot ko, Ak-an. Hindi yun abot ng aking kapangyarihan. May iba ka pa bang kahilingan? Gusto ko makagawa ng kabutihan. Gusto ko magkaroon ng kabuluhan ang natitira ko pang buhay. Gusto kong makatulog sa aking kapwa. Lalo na sa mga taong nakatira sa paanan ng kabundukang ito. Kahit na kinatatakutan nila ako. Kahit na pinandidirihan nila ako. Napakabait ng iyong puso, Ak-an. Matutupad. Sige, kunin mo na. Ang laman ng prutas na yan, ang katuparan ng iyong kahilingan. May pamamahagi mo pa yan sa iba na nais mong matulungan. Alkansya niyo? Ang git-git naman po. Binigay sa akin ng usaha na naging diwata. Ito raw ang gagamitin kong para makatulong tayo sa mga tao. Mamasko na kay Kiko na. Pati ako mamamasko na pag may Merry Christmas ako. Tapos... Bigay mo sa mga nanay mo yan, sa mga magulang mo. Yan. Sana makatulong sa'yo yan, ha? Amat po. Ayan, bili mo ng pagkain yan, ha? Salamat po. Ayan. Bili mo ng damit yan, Iho, ha? Maraming salamat po. Pagkain yan. Maraming salamat po.
Anong tanong? Hindi kaya yan yung matandang pinag-uusapang sinasapian na engkanto? Tsaka, saan kaya nang galing mga gintong pinabumudmod niya dito? Maaaring yan nga yun, Tanok. Napakaraming ginto, oh. Hindi kaya may natagpuan lamang na gintong nakabaon sa lupa yan at pinahukay dun sa mga bata. Tingnan mo, kakaibangan yun nila, pati pananamit. Marahil, hindi lang ganyan karaming ginto ang tinatago ng matandang yan. Alam ko iniisip mo, Silyon. Di mo ba alam? Namimigay ng ginto yung matandang pangit? Matandang pangit? Oo. Taka saan siya? At saka parang namimigay ng ginto ang isang kapuluban. Bakit mayaman ba siya? Meron ba siyang kaban-kaban na ginto? Impo Ak-an ang pangalan niya. Nanggaling daw sa kakahuyan eh. Sa kapatang? Oo. Teka, hindi kaya siya yung matandang nasapian ng engkanto? Baka siya nga yun. Bah, kung siya man yun, dapat makipagkaibigan na tayo, di ba? Kahit na may sapi pa ng engkanto yun. Si Impo Ak-an. Si Impo Ak-an. Bumaba siya dito. Marahil, hinahanap niya ako at hinihintay. Tubig. Wala na tayong tubig. Mga bata, pwede ba niyo akong ikuha ng tubig sa bukal? Kasi, umauna-una ako dahil sa layo ng lakad natin. Sige po. Nauuho na rin po kasi ako eh. Sige. Salamat ha. Sige po. Punta na din tayo doon kay Rexton. Sa pinagkukuha na niyang honey. Sige. Sabi rin. Mamaya, kinagat na yun ang putakti. Ay, Jewel, Epoy, nasan si Impo? Eh, wala eh. Nandito sa bahay niya, umuwi. Anila, akala ko ba babalik ka? Ba't hindi ka bumalik? Yung tuloy, hinahalam pa ni Lola. Ah, si Impo pala. Nahuli kasi ako ng aking ina habang nag-aanda ako ng pagkain para kay Impo. Kaya yun, ayaw na akong pabalikin dito sa guban. Teka, nasan yung kasama niyong mukhang bakal? Eh, nahanap pa nga namin eh. Mauna ka na dun sa bahay ni Impo. Susunod agad kami. Ibibigay ko lang ang balabal na ito kay Impo para hindi na siya lalamig. Sige ah, mauna na ako. Ang bait ni Anilay na kuya. Ang bait din niya kay Lola. Parang ikaw. Ano, Tano? May nakita ka na ba? Wala eh. Ano, ganito, ito. Ano ginagawa niyo rito? Sino kayo? Anong kailangan nyo? Tanda, bigyan mo pa kami ng gintong sensilyo! Wala na. Pinamahagi ko na sa mga tao. Hindi kami naniniwala! Saan mo tinago? Nasaan mga ginto? Binigay lang sa akin yun eh. Naubos na. Sinungaling! Hindi ka makakatakas! Sabihin mo na, Tanda! Binigyan ko na kayo eh. Bakit kailangan niyo pang malaman? Huwag kayong masyadong mapag-imbot. Huwag kayong masyadong... Ano? Hmm? Ayaw mo sabihin? Hoy! Anong ginagawa niyo? Hoy! Tanong! Hindi ka na! Hindi ka na! Hoy! Lola! Lola! Naku! Lola! Lola! Impo! 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 Anong ginawa niya kay Impo? Impo, andadala ako! Impo, lagi na kita nadalawin at masasayarin! Impo, gising! Andito na ako! Impo! Impo! Impo, gising! Impo!
Hiniling mong makagawa ng kabutihan sa huling sandali ng iyong buhay. Sa iyong kamatayan, patuloy na maaalala ng lahat ang kabutihang ito. Huwag kang umiyak, Anilay. Masaya na ako sa aking kinalalagyan. Kasama ng aking asawa at anak. At sa pamamagitan ng prutas na iyan, mananatili akong buhay sa iyong alaala. Paalam ng di kong kaibigan. Maraming salamat sa pag-aral at pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat. Paalam. Alam, Impo. Anilay, kahit wala na si Impo, napasaya mo naman siya. Tsaka ikaw wala yung pumansin at nagmahal sa kanya. Kuya, kailangan natin mahalin at igalang ang mga matatanda. Mas para sa paglaki natin, ikagalang nila tayo at mamahalin. Pakwan! Siya, kuyo. Siya yung lola na tinulungan ko kahapon. Halika, tulungan natin. Sige. Ay, naku. Lola, tutulungan na lang po namin kayo. Oo nga po. Ihahatid na lang po namin kayo sa bahay ninyo. Saan po ba kayo nakatera? Kwan, dyan lang sa may gilid ng subdivision. Doon ba sa may maliit na panaderya? Huwag na lang. Kaya ko naman na to. Basta po, Lola, ihatid po namin kayo. Ginawa ko po to sa inyo na lang po. Naku. Ano po? Ang babait naman ng mga batang ito. Maraming salamat, ha? Sige po. Sige, tayo na.